Hello guys! My name is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. OFW ka, di ba? And gusto mo magkaroon ng property or real estate property sa Pilipinas. Ngunit, wala ka naman sa Pilipinas dahil nagtatrabaho ka sa ibang bansa. So, magandang topic natin for today dahil ito yung tips for OFW, paano bumili ng property sa Pilipinas kahit wala ka sa ating bansa. So guys, manood at matuto. Sa panahon ngayon, maraming OFW or mga kababayan natin na magkaroon ng sariling bahay. Kaya pupunta sa ibang bansa para kumuha ng magandang oportunidad at makatulong sa pamilya nila. At tayo naman as real estate brokers and sales agent, gumagawa tayo ng solusyon para tulungan sila sa kanilang pangangailangan. So, kayong mga OFW, itong video nito para sa inyo. Ito yung tips ko paano kayo bumili ng property sa Pilipinas kung wala naman kayo sa bansa. So, before ako magbigay ng details, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Click ng bell button para magkaroon kayo ng update sa akin mga video. So, ito na yung mga sumusunod na tips and guide para sa inyo. Una, ano ba yung property? Alamin ninyo yung property. Guys, dapat kayo mag-research. Alamin niyo yung property. Ano ba to? Bahay ba to? Kondo ba to? Bungalow ba to? Single detached ba to? Townhouse ba to? Lahat ng detalye. Alamin ninyo yung property. Okay? Importante nyong bago kayo bibili ng property, huwag maging excited. Yan. Alam ko excited kayo magkaroon ng bahay. Kaso, maganda pag-aralan mabuti ninyo yung property. Okay? I-check ninyo. Okay? Yung muna. Pangalawa, do background checks. Yan. I-check nyo yung property kung legit siya. Okay? Sabi nga, explore kayo, mag-research kayo ng importanteng details about that property. Especially sa developer. Kung talagang maayos siya at dapat alam rin niyo yung rules and regulations and yung payment schemes nila. Diba? O yung proseso. Para alam niyo yung details. Diba? Kasi kayo mag-i-invest. Dapat, kung nag-invest kayo sa isang bagay, dapat alam ninyo ano yung ini-investan nyo. Kahit real estate man yan, or investment na stock market yan, ng bawang stock market, or bahay ba yan, lupa, dapat alam ninyo lahat ng detalye. Kasi, kayo naghihirap dun sa pangarap nyong bahay. Tapos, hindi nyo alam yung details, mahirap yan. Kaya maraming nagkakaroon ng pagkakamali or miscommunication sa pagbibili ng property. So, dapat ninyong pag-aralan, mag-research, and mag-explore. Number 3, make sure you have a legal representative dito sa Pilipinas sa pagbili ng property. Ano yun? Dapat meron kang pinagkakatiwalaan na representative dito sa ating bansa, like kamag-anak mo or kapatid mo, na kung bibili ka ng property, siya ang representative mo sa pagpipirma ng mga dokumento. Dahil alalahanin natin, importante pa rin na meron kang representative. Dahil kasi busy ka nga sa ibang bansa eh. At wala kang, hindi ka makakapagpirma ng mga importanteng dokumento. Tinatawag itong attorney in fact na tinatawag pagdating sa mga dokumento. Pagdating sa mga importanteng documents, I'll provide you some details about that in another video.
dapat meron kang pinagkakatiwalaan or trusted representative. Pwede naman ang iyong kapatid, magulang, or first degree relatives. So, importante yan. Kaya, kasi siya ang pipirma ng mga dokumento na kailangan para mag-acquire ng real estate property or yung dream home mo. Alam ko, you're very busy pagdating sa paghahanap buhay sa ating since OFW busy tayo sa paghahanap buhay sa ibang bansa at naiintindihan namin na wala ko yung time pumunta dito. Siyempre, kung nasa Saudi ka, pupunta ka lang dito dahil lang mag-ocular inspection. Kaso, I always encourage do ocular inspection or request ka sa representative mo, pwede kang ba kumuha ng picture, pwede kang magkaroon ng video about the property. Yan. And always ask question. Ask question. Ano yung mga proseso? Ano yung mga sukat? Ano ba yung lahat na alam nyo? Yan. Na pwedeng i-question doon sa ahente nyo. Which the help with your representative. Maganda meron kang time para mag-ocular inspection. Since naman internet age na tayo, pwede naman i-video ng ang turning pack mo o yung representative mo, yung bahay, para makita mo. Picture, baha, digital tripping daw, tinatawag. I-video niya, para makita mo yung gawa. Tapos, mag-prepare ka na ng mga tanong. Kung nakita mo na yung details, kasi i-email naman sa yung details eh, mag-prepare ka na ng mga tarong. Kaya ng mga proseso, mga kailangan ng dokumento, pagdating sa banko, or pag-ibig man yan, mas maganda, prepared kayo para kung meron kang pang additional tanong dun sa ahente mo o sa real estate broker na kilala mo or dun sa seller, maaari niyang sagutin. Yun ang maganda. Mas magandang prepared at alam yung information para hindi kayo magkamali at maloko. Mas maganda, alam nyo yung ini-invest nyo. And panglima, get a professional licensed real estate broker. Mas maganda, i-check din ang seller kung lisensyado siyang broker or sales agent. Bakit? Kasi well-trained sila. Well-trained sila sa project, well-trained sila sa batas, at well-trained sila sa pagpaproseso ng pag-acquire ng isang property. Yan ang maganda sa lisensyado. Kung mayroong pagkakamali or binastos ka, or niloko ka, maaari mo siyang habulin at tanggalan ng lisensya. Yan ang maganda sa pagiging lisensyado. Safe ang investment mo, safe din ang iyong pinaghirapan. So, yan ang mga tips ko sa mga OFW kung gustong bumili ng sariling bahay or real estate property dito sa Pilipinas. So guys, so I hope mayroon kayo natutunan dito sa video na ito. Kung nagustuhan niyo yung video, please like and share and subscribe to my channel. Click the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking video. So magandang araw at bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.